What's up mga kadyanes, magandang araw po sa inyo at welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka lang dito sa akin channel, ako po ang inyong kadyanes na si Erwin. At welcome po dito sa It's Story Junk Shop, ang istorya ng isang junk shop owner dito sa Pilipinas. And so ayan na nga ng mga adjangers, magandang umaga po sa inyo. So ngayon, papunta sana ako ng FNJ Junk Shop, no? Mag-deliver ako ng MCB o motorcycle battery at industrial battery, mga adjangers, no? So on the way na sana ako, at kaso tumawag yung bayo ko, nasiraan yung truck namin, no? So hindi maikambyo ng paatras. So ngayon, babalik ako doon kasi nagpatimbang na sila ng yero para i-deliver sa Berby Junk Shop, no? Kaya samahan nyo ako mga adjangers, no? Mamaya, bahala ka sa buhay ako ng battery sa FNJ at magdi-deliver ako ng tanso sa Berby Junk Shop. So tataka kayo kasi dadala ako ng tanso ko kay FNJ Junk Shop lang. Dati kay FNJ. So ngayon, dalawa na ang binibigyan ko ng tanso. So yung Berby Junk Shop at yung FNJ Junk Shop. So Berby Junk Shop yan, bago akong pinagdadalhan mga kadyangas, no? Doon tayo sa mabilis, hindi sa matagal. Kasi kailangan natin, katulad natin, mga malilit na nagja-junk shop, ang pagpapaikot ng pera, kailangan mabilis. Kapo, may napamili si commander ng MCB. So, mga 30 kilos ata ito, o may git pa. So, itatakbo ko na, para maging puhunan ulit. Para yung mga tao na, mga nagdi-deliver sa atin, yung mga nagbibenta sa atin, dahil maliit ang puhunan natin, na kailangan, mamadeliver natin agad para masasanay yung mga nagbibenta sa atin na hindi tayo nawawalan ng puhunan. Yun ang disk natin mga kadyangas, no? Advance ako mag-isip. Junk shop lang na maliliit yan katulad natin, no? So maliit lang kasi puhunan namin, pinapaikot lang natin. So siniswerte naman, kaya yung puhunan na kinikita, pinaikot lang yun mga kadyangas, no? Kukuha lang kami ng panggastos. Swerte pa ako. Ngayon, mga so ngayon, pabalik na ako ng shop, kunin ko yung resibo ng yero, kukunin ko na rin yung kaganilang tanso sa Berby Junk Shop ko dadalhin. Hindi muna ako nagdadala kay Pasing. So, dinadala ko lang muna kay Pasing, battery. So yung mga kadyangas ang importante sa mga malilit na nagja-junk shop, kailangan may alternative kayong dalawang bentahan o tatlo higit pa. So yun mga kadyangas, so, balikan ko kayo at kailangan natin muna magtrabaho. So see you guys. So ayan na mga kadyangas, no? Dito na tayo sa junk shop. Ayan yung puti yan. Dito to yan. Ay customer. So ngayon mga kadyangas, no? Nakuha ko na yung sibo at yung tanso. Inalga ko na yung tanso na ibibenta natin sa Berby Junk Shop. Wala na. Finish na. Tapos yung MCB, kargan muna natin. Tsaka inuha ko na sa kanila yung resibo nung pinakilo nilang yero. Ito na mga kadyangas, oh. At papunta na tayo kay Berby. Itimbang ng yero. So timimbang yung yero natin kahapon. Pick up lang ito mga kadyangas. Pick up lang namin ito. Hindi na pinadiskarga. Dinagdagan na lang. So kasi meron kaming konting yero doon. So yung inabutan niyang yero doon, pinakarga na lang namin para maisabay na lang. So inabot ang timbang doon mga kadyangas, no? 985. So mamaya mga kadyangas, no? Isishare ko sa inyo kung magkano ang kikitain natin dito sa mga dinideliver ko. So para ma-inspire po kayo lalo na mamili. Buenas mo naman. Kasi ang pagja-junk shop mga kadyangas, no? Kung wala kang sipag at tiyaga, hindi ka kikita. Sa kamote tayo nabuhay! Sa kamote tayo lumaki! Sa kamote rin tayo mamamatay! So kailangan tiyaga. Pagtiyagaan mo yan, pagtrabahuan mo yan, kailangan nakatutok ka sa negosyo mong pagja-junk shop. At i-discuss ko sa inyo kung magkano ang ating kikitain ngayon sa mga deliver natin. At few moments later. So yan na nga lang mga kadyangas, no? Andito na tayo sa Berby Junk Shop. So yun, no? Yun ang Berby Junk Shop, no? Ito, pakita ko sa inyo. Alis ko siya. So yan na nga lang mga kadyangas, no? Dito tayo sa Berby, no? So ngayon pa uwi na ako. So magandang nangyari, buti na lang inabutan natin si chairman. Advance ako mag-isip. Nangyari ng Berby Junk Shop, no? Na deliver ko na sa kanya yung tanso, inabot ng 10.8 lang mga kadyangas, no? So hindi ko na lang kuha sa video kasi nga paalis na sila. Mamaya na kami magkikwentahan ni chairman mga kadyangas, no? Kasi inabutan niya ako ng pera. So hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung magkano inabot niya sa akin. Chairman mga kadyangas, no? Hatid ko muna yung pera sa shop. Tapos samahan niyo ako, magdi-deliver naman tayo ng MCB sa FNJ Junk Shop. Tapos noon, i-discuss ko na sa inyo kung magkano na ating kinita ngayong araw na to. So kita-kita tayo mamaya mga kadyangas, no? See you guys. So yan na mga kadyangas, no? Punta na tayo ng FNJ Junk Shop para i-deliver natin yung MCB. So mga kadyangas, no? Bibigyan ko kayo ng tips mga kadyangas sa mga nagsisimula pa lang ng FNJ Junk Shop. Bibigyan ko kayo ng tips and idea
kung paano mamili ng mga bakal tapalodo yero, mga kajans, no? So, ganito ang gagawin nyo, mga kajans, no? Pag namimili kayo ng mga bakal tapalodo yero lata, aalisin nyo, mga kajangers, yung 0.5, mga kajangers. Aalisin nyo yung kilo na 0.5. Na, kunyari, 2.5 kilos, nakita nila sa derilong timbangan. So, makikita nila yan, sir, may kalahati. Papaliwanag nyo sa kanila na wala yung kalahati, walang kilong kalahati sa bilihan ng mga bakal, tapalodo, yero, at lata. Tinanong nila kayo kung bakit. Yun po ang sasabihin nyo ay kinakaltasan po tayo ng 2% hanggang 5%. Sa ating mga dinideliveran ng mga malalaking junk shop o sa mga rektahan. May bawas yan, mga kajangers, no? So, doon tayo babawi. So, gawin nyo lang yun, mga kajangers, sa mga nagdideliver sa inyong may mga sasakyan o yung mga maramihan magdala. So, yung sa mga namumulase, yung mga malilit na magbubuti, pagbigyan na lang natin sila na meron silang kalahati. Kasi mga kajangers, no, sila rin ang nakakatulong sa atin. Tandaan yan. Kapag nakikita ng mga maraming sasakyan ng pesto natin, dinudumog ng mga namumulase. Sabihin nun, mga kajangers, no, maganda ang pagpapatakbo natin sa ating negosyo ng pagja-junk shop. Yan ang tips ko sa inyo, mga kajangers, no. So, yan na, no, mga kajangers, ang ating tips and idea sa video ito, mga kajangers, no. At sa mga nagsisimula pa lang ng junk shop, gawin nyo lang itong guide ng mga dinidiscuss ko sa inyo. Gawin nyo lang guide to. So ngayon, tuloy-tuloy na tayo at maghahanap buhay muna tayo, mga junkers. So mga junkers, no, dito na tayo sa FNJ junk shop, mga junkers. Pinis na. Ayun, FNJ junk shop, no, deliver. So ito, papakita ko sa inyo, mga junkers, yung dala nating MCB. So ito, mga junkers, yung dala nating MCB. So yan, mga junkers, no. Ito yung MCB, motorcycle battery. Ito yung industrial battery. So yan ang ano, mga junks, no, at nakasingil na tayo sa FNJ junk shop, no, na dala nating MCB. So mga junks, no, so napanood nyo yan na na-regican tayo ng tatlong pirasong industrial battery na ang tatak ay Panasonic, mga junks, no. So tinanong ko yung tao doon na bakit reject, eh may lamang daw bubog yun, mga junks, no. Hindi totoo yan. Reject sa kanila yun, mga junks, no. Pero sa ibang junk shop, mga junks, ay pasok yan, mga junks, no. Mahigpit lang talaga ang FNJ junk shop. So yan, mga junks, no, ayan ang sinasabi ko sa inyo palagi na kailangan may mga alternatibo kayong junk shop na pagbebentahan. So, pag na-reject sa iba, pasa nyo sa iba. So mga kajangas, no, ang pinapasahan ko ng mga metals at battery ko, mga kajangas, ay tatlong junk shop yan, mga kajangas. Ang FNJ junk shop, ang Burby junk shop, at ang Rosario junk shop. Wala na. So yan ang sinatip ko sa inyo palagi na kailangan may alternatibo kayo na pagbebentahan. Advance ako mag-isip. No, sana may natutunan kayo. Moments later. So yan ang ano, mga kajangas, no, andito ko ngayon, kajangas, sa Darangan Binangonan Rizal, mga kajangas, no. So hinatid ko yung anak ko dito sa Binangonan. So ngayon, mga kajangas, ay pauwi na ako at medyo traffic pa. So 5:80 na ng hapon, mga kajangas, no. So dito ko na lang i-discuss sa inyo, mga kajangas, yung mga ating pinagbentahan kaninang umaga, mga kajangas, no. So simulan natin, mga kajangas, sa kung magkano ang ating pinagbentahan, mga kajangkers. Magkano ang ating pinagbentahan ng mga kalakal. So, pangalawa, kung magkano ang ating puhunan sa pinagbentahan nating mga kalakal, mga kajangkers, no? So, ang pangatlo, kung magkano naman ang ating kinita sa ating pinagbentahan ng mga kalakal. So, yun, mga kajangkers, no? So, simulan na natin sa ating pinagbentahan. Meron tayong tatlong klase ng kalakal na binenta. So, simulan natin, mga kajangkers, sa yero. Ang timbang ng yero, mga kajangkers, ng inabot sa truck scale ay 985 kilos, mga kajangers, no. So pag nag-deliver ka ng yero sa mga kumpanya o sa malalaking junk shop, may less yan, mga kajangers, na 2%, less 2%, mga kajangers, no. So ang total niyan, mga kajangers, ay 965 kilos, mga kajangers, no, ating yero, dahil may less na 2%. At ang presyo ng yero sa Burby junk shop, ang kuha sa akin, mga kajangers, ay 11 pesos per kilo. So nagtotal siya, mga kajangers, ng 10,615, mga kajangers, no. So yun ang total natin sa yero. Sunod naman natin ang tansong pula, sa dahil doon din natin binenta ang ating tansong pula class C. Naabot siya, mga kajangers, ng timbang na 10.8 kilos, mga kajangers. So
ang kuha sa atin ng Barbie Junk Shop ng Tansong Pula Class C ay 343 pesos per kilo, mga ka-junkers, no? So, nagtotal siya ng 3,704.40, mga ka-junkers, ang nabot ng benta natin ng Tansong Pula Class C. So, sunod naman natin ang MCB na binenta natin sa FNJ Junk Shop. So, ang inabot ng timbang doon, mga ka-junkers, ng MCB sa FNJ ay 49 kilos, mga ka-junkers, no? At ang kuha sa atin ng MCB o motorcycle battery ay 36 pesos per kilo. So, inabot siya ng 1,764 pesos, mga ka-junkers. At ang total ng ating pinagbentahan, mga ka-junkers, no, sa lahat-lahat ay 16,000 83 pesos, mga ka-junkers. So, yan ang ating pinagbentahan. So, sunod naman natin, mga ka-junkers, yung kano naman ang ating puhunan sa ating mga pinagbentahan. So, umpisan nga natin sa yero. Ang timbang ng yero, mga ka-junkers, ay 965. At ang puhunan ko, o ang bilihan ko sa junk shop ng yero ay 5 pesos per kilo. Yan ang bili ko sa junk shop ko, mga ka-junkers, no? So, tumutotal siya ng 4,825 pesos ng puhunan natin sa yero. 4,825 pesos. So, ang puhunan naman natin sa Tansong Pula na 10.8 at ang bilihan ko sa junk shop ko, mga ka-junkers, niyan ay 270 pesos per kilo. So, inabot siya ng 2,916. Yan ang puhunan natin sa 10.8 na Pula C. So, sunungod na natin ang MCB o motorcycle battery. 49 kilos. Bali, ang puhunan natin dyan at ang bilihan ko niyan sa junk shop, mga ka-junkers, ay 15 pesos per kilo. Yan ang bili ko sa junk shop ko. So, itat times natin siya sa 15. So, maabot ng 735 pesos ang puhunan natin sa MCB na diniliver natin. So, lahat ng puhunan natin sa pinagbentahan natin ay 8,476 pesos. Yan ang puhunan natin sa mga pinagbebentahan natin. Sunod naman natin, mga ka-junkers, kung magkano naman ang ating hinita sa ating mga pinagbentahan ng ating mga kalakal. So, ang yero, mga ka-junkers, ay 965. At ang tubo ko dyan, mga ka-junkers, ay 6 pesos per kilo dahil 11 pesos ang pasa natin. Puhunan ko ay 5 pesos. So, ang kinita natin dyan, mga ka-junkers, ay 5,790 pesos. Yan ang halaga ng ating kinita sa yero. So, sunod naman natin, mga ka-junkers, ang Tansong Pula. Kinita natin dyan sa 10.8, mga ka-junkers, ay 788.40 ang kinita natin. Dahil ang tubo natin sa bawat kilo ng Tansong Pula ay 73 pesos per kilo ang ating tubo. 73 pesos ang tubo ko. So, sunod naman natin, mga ka-junkers, yung MCB. Sa 49 pesos at 36 ang kuha nila sa atin. So, tumutubo ako dito, mga ka-junkers, ng 21 pesos per kilo. Dahil ang bilihan ko sa junk shop ay 15 pesos. So, meron tayong 21 pesos. So, kumita tayo dyan, mga ka-junkers, sa MCB. So, 1,029 pesos ang ating kinita sa MCB. So, ang total lahat ng kinita natin sa ating pinagbentahan ay umaabot ng 7,607.40. Yan po ang ating kinita sa ating mga pinagbentahan ngayong araw. So, yung mga ka-junkers, no? Ganyan, mga ka-junkers, kumita ang junk shop, no? Depende sa inyong pamimili. Wala na. Yung mga ka-junkers, no? At maraming salamat sa mga bagong nag-subscribe dito sa aking channel. So, ayan o, mga ka-junkers, no? So, hanggang dito na lang at sana may natutunan kayo at sana may na-inspire ako sa mga nagsisimula pa lang na nagja-junk shop. So, ating video, mga ka-junkers, ay gawin nyong lang guide sa inyong paninimula sa pagja-junk shop. Bahala ka sa buhay! So, huwag nyo kalimutan, mga ka-junkers, na i-like at i-share ang ating video, mga ka-junkers, no? At kung bago ka lang dito sa aking channel, please subscribe to my YouTube channel, It's Story Junk Shop. So, hanggang dito na lang, mga ka-junkers, no? Kita-kita tayo sa susunod na aking mga video. God bless and peace.